Hello! Today is September 30, katapusan na po ng September. Kaya samahan niyo ako sa pagpunta o pagbisita sa aming palayan. Let's go, mga kapalangga! Kusa YT! Samahan niyo po ako. Tingnan natin kung ano na tsura ng aming palay. Kasi next week na pwede na yun anihin. Medyo malamig na rin dito kasi palapit na po ang winter. Kaninang madaling araw ay umulan po siya. September 30, 2020. Kaya bibisitahin ko muna yung aming palay kasi dati nagkasakit siya. Pero actually hindi lang yung sa amin na palay nagkasakit, madami kasi nga as in sobrang init-init dito at saka hindi namin masyado maalagaan. Nilalagyan lang namin ng tubig palagi at saka paghapon pinupuntahan lang kung mayroon pa bang tubig, wala na. Tapos pag sa umaga naman tinitingnan naman ulit, baka kung naubos na yung tubig or kinakain na ba ng mga ibon-ibon. Kasi yung aming palay nahuli sa pagtanim kaya madaming ibon kinakain nila, pero hindi naman nila naubos eh, kasi nga madami pang mga palay na natira. Gusto talaga ng mga ibon sa amin talaga pumupunta kasi ano, yung iba medyo green pa, di ba, yung palay, yung butil ng palay medyo ano yun, may gatas, parang yung pag sinisip-sip nila may makukuha pa sila na ano, na mabasa-basa. Kaya ayun, medyo madami. Lahat pag tiningnan mo naiinis ka kasi nga ano, madaming mga ano, mga butas-butas kasi nga sinisip-sip nila yung ano, yung laman kasi nga medyo mag-green pa yung iba. Wala na silang ibang mapuntahan na mga palay kasi nga yung iba inaani na, kulay ano na talaga, as in madilaw na at matigas. At doon kung saan yung may mga green na ano na palay, doon sila pumupunta at doon nila ano binubutasan nila, kinukuha nila yung ano ng palay, yung gatas. Siguro masarap yun kaya ginagano nila yung ano ng mga palay. Hindi naman sila ano kumakain ng yung matitigas na butil ng palay na yan. Yung mga nagigreen pa, yun ang gusto nila kasi nga pag isang butas lang nila, masisip-sip nila agad-agad. E pag sa matigas na ano, hindi naman nila maano yun, maano ka, siguro masakit yun sa kanilang ano, lalamunan. Good morning, Japan! Good morning, Japan! Dito naman ako ngayon sa aming palayan. Malapit na po siya i-ani. Mga next week na yan, pwede na yan anihin. Yung iba, na-ani na po. Katulad niyan, na-ani na. Kasi nga, una sila nagtanim. Ang ganda dito mga guys kasi pag ano katapusan ng September, nag-aani na sila ng kanilang mga palay. Kami kasi huli. Ayun oh. Medyo
pala as in wala na talaga dahon kasi nagkasakit sila eh. Pero okay lang yan. Mayroon pa naman makukuha. Yun, lahat yan na nakadilaw, mga palay yan. Mga palay. At saka ngayon ay medyo maulan na panahon, madaming mga ulap po. Ayun. Parang mga usok na lumulutang. Sa kanila baka sa Linggo aanihin na to nila. Ayan po. Ang ganda nila, no? Doon naman tayo punta sa kabila. Tingnan nyo, oh. Ayun, mabasa siya kasi nga ano, umuulan siya kanina, madaling araw. Oh. Ang ganda. Ang ganda ng mga butil-butil ng ano, palay. Pero doon talaga sa ano, pinaka ano, yun, nakita nyo yung parang medyo patay na siya. Ayun, nasira siya. Nagkasakit kasi. Ayun, dito banda, ang ganda ng pagkaano niya. Pagkaano ng butil-butil niya. Dito naman, ano, dito ay iba naman po yung may-ari ng palay na yan. Siguro next week na rin iyan. Lapad sa kanila. Bali doon, ano, doon sa kabilang side, mayroon po kami doon. Mayroon kami doon, medyo pa-carb-carb lang po doon yung ano niya, yung linya niya. Yun guys, oh, gani yan ang sakit ng palay, oh, nakita niyo yan. Yan ano ng mga ano parang bigas ito, kailan kaya to ano, kailan kaya nila ito aanihin doon. Ang ganda tingnan, no? Yun po, oh, ang ganda nila tingnan. Yun ang lawak-lawak ng mga ano, mga palay. Lahat na naka ano, nakadilaw, puro lahat yan palay. Yun po. Dito po yun sa Japan, mga guys. Ikot-ikot ko lang ha, para makita nyo. Ito naman sa kabila. Ayan po. Ayan. Ang ganda nila tingnan, ah. Dito naman sa Japan, ano, once a year lang po nagtatanim ng palay kasi nga pag ano, mga may winter, 'di ba? Hindi na pwede magtanim ng palay. Kaya ayun na po. Pakita ko na lang sa inyo mga next week kung paano kami mag-ani ng aming palay, guys. Bali, gawin ko na lang siya ng